morning. Today is February 18th, and today is my fourth day. Day four, simula nung nagkasakit ako. And thank God, kasi medyo okay yung pakiramdam ko. May mga konting ubo. May mga konting ubo pa. And medyo may konting kirot pa ng sakit. Kirot sa ulo ko, pero pwede na. Pwede na magtrabaho. At nakaligo ka nga lang para ma-refresh naman yung sarili ko sa ilang araw na ay naku, ang hirap magkasakit. Kaya dapat mag-iingat tayo palagi. Mula-mula pa yung ilong ko. Nagbabalat-balat. Sakit. Namumula-mula siya. Tapos nagbabalat-balat. Sakit niya. Sakit niya. Lagyan ko nga siguro siya ng tawag nito. Ito. Vaseline. Lagyan ko siya siguro ng Vaseline. Para magkuhan siya, magiging malambot. Para mainit ang Vaseline, di ba? Pero pag hindi siya, alas dapat. Ang ganito siya, please, mo. Ay, na lahat ng kaka-encounter ng ganito. Masakit siya. So, yun nga, guys. Thank you so much. Sa, kitang-kita dun sa, thank you so much po. At thank you kay God, kasi medyo okay na ako. Nag-worry din ako for how many days. Kasi alam niyo, nasa situation ngayon sa buong mundo, hindi mo talaga maiwasang mag-isip. Sa asawa ko, sa kapatid ko, sa mga kaibigan ko, na sinabihan ko, na napalakas na loob ko dito. Thank you so much. So, just the end. Natapusin ko na yung aking content na ganito. Kasi it's my day 4 at okay na din naman ako. Back to normal na tayo. Inshallah, magiging okay na talaga. Okay na din naman, pero siyempre mga konti-konti pa. Ngayon ko narinig nyo, yan yung ubo pa. Pero yung mga tigat ng katawan, kasi nadala sa gamot. Ubo lang, at saka sipon, at saka konting kirot sa ulo. Pero yung mga pananakit ng katawan, medyo okay na. Kailangan lang ng konting pahinga pa. Yes. So yan na, guys. Thank you so much. And God bless everyone. Mag-ingat po tayo palagi. Hindi biro pong magkasakit. Lalo na po kung ikaw ay isang OFW. Yes. Kahit hindi ka pa OFW. Mag-ingat-ingat. So yun na, guys. God bless everyone. Stay safe. And kumain sa tamang oras. Uminom na madaming tubig. At magpahinga ng maaga. Huwag late. Kasi yan yung cause din ng isa sa mga paghihina ng immune system natin. So yun na, guys. God bless everyone. And yun. Stay safe and God bless. Hi, guys. Magandang gabi po sa inyo lahat. Alas 10 na po ng gabi dito sa Kuwait. Update ko lang. Iba talaga ang epekto kapag nilalagnat ka, no? Pumapasok sa isip mo, may corona ka, may COVID ka. Dahil nga sa nangyayari sa mundo, yung ano-ano na lang yung pumapasok sa isip mo. So, ginawa ko itong video na to update lang. Update ko lang sa inyo kung halimbawa man na positive ako or whatever. Kasi hindi mo umalis sa isip mo, lalo na ngayon sa sitwasyon ngayon, na baka mayroon ako kasi lagi kayo sa labas. Kung naalala niyo sa nakaraang vlog ko, nung pumunta kami sa isang restaurant, then yung Ditski at saka Kayate, restaurant yun. Sa labas nun, yung view, sea view. So, nangyari yun, Friday. So, wala pa akong nararamdaman, syempre, okay pa. Then, Sabado, lumabas na naman ulit kami, kumain na naman ulit kami sa labas. Kasi weekend lang yung Monday talaga namin, kasama mga bata. So, pero nakakakuha naman kami naka-mask. Yun na nga lang, syempre hindi mo talaga yun alam maiwasan. So, yun. Nag-vlog na naman ako dun, yung mga wall plants, yun. Sa mall na yun. Kumain kami dun din. Nag-take ng coffee yung amo ko, so I have a chance dahil nagpatulog ako ng alaga ko. So, inikot ko dun, pero hindi ako pumunta sa matao. Kaya umikot ako dun sa likod, para wala masyadong tao. Kaya napunta ako dun sa halamanan. So, yun na nga. Sunday, medyo okay pa naman ako. Kaso, pero pagod ako. Pagod. Kasi hindi ka pagod eh. Hindi ako pagod Friday at Saturday kasi nga nasa mall kami. So, walang trabaho. Gala-gala lang. So, nakatulog ako mga 1 a.m. So, kinabukasan, naagang nagising ang alaga ko. Kasi syempre, late ka na natulog. So, parang tamlay mo. Then, magkagabi, parang gusto matulog early. Pero late pa din ako nakatulog. Kinabukasan,
Monday. Doon na. Kahit na yung lalamunan ko kasi ng Sunday ng afternoon, ng gabi, sumuka yung alaga ko, tumabi sa akin. So, hindi ako nakatulog ng maayos. So, yun nga guys. Ngayon, kanina, umaga, Lunes. February 12, February 15. So, bakit yun yung lalamunan ko? Pero minuman ako ng Advil. Medyo okay na ako, galaw-galaw pa din ako kahit pagod. Kahit pahinga, gusto ko magpahinga pero hindi pwede. Galaw-galaw pa din ako, galaw para hindi ako masyado malukmo. So, update ko kayo guys bukas for the day 2. Good night, Abba. Hey guys. Good morning pa sa inyo lahat. Today is February 17, 2021. Update lang ako, no? Tawag ba, bakit ko ito ginagawa, no? Gusto ko lang, gusto ko nang i-share kung paano magkasakit ng isang OFW. Day 2 ko, nung Martes kap, hindi ako nakagawa ng vlog kasi hindi ako nakapag-update yung gamay ko. Hindi ako nakapag-update kasi sabi ko gabi na ako mag-update kasi nakalimutan ko, nakapag-update sa ng ulo ko. Kahapon, Martes, grabe, sama na pakaramdam ko pag-ising ko. As in, sorry. Then, sabi ko, kailangan ko gumangon, kailangan ko kumain, kailangan ko uminom ng tea or whatsoever na pwede mag-relieve ng pain sa throat ko. So yun, gumangon ako. Then, syempre, may alaga tayo, dala-dala alaga. Then, uminom ako ng tea, ginger, lemon tea, at saka kumain din ako kasi may mga leftover na food. So yun yung kinain ko. Uminom ako ng Advil. And after that, for how many hours? Siyempre, tanggal yung mga sakit-sakit na katawan mo kasi nakain na naman. So, trabaho na naman ulit ako, galaw-galaw. Then, pagkadating ng mga alauna kasi natulog yung alaga ko, nakaramdam talaga ako ng pagod. Natulog ako ng mga isang oras, hinayaan din nila naman ako na matulog. Kasi may mga sakit kami, yung nanay ko, yung mga alaga ko, may mga sakit din. Kaya, so, ayun na, nakapagpahinga ako pagdating ng gabi. Ganun pati, yung sakit pati yung katawan. Tapos, may problema kasi, late na natutulog. Kaya, imbis na makarecover ka lang, medyo madali. Nasulit ka lang, tulog wala, diba? So yun, natulog. Then, hindi naman ako nang naman bago natulog. Tapos, at 4:30, nagising ako kasi umiyak yung alaga ko. Nervous na, ngayong araw. So, grabe, ang sakit ng ulo ko. Grabe. As in, nabibitak yung mga ulo ko. Grabe ang sakit. Until na, humamang sa salita, masakit kita yung mata. Ano na rin mukha luha? Masakit talaga. As in, uminom ako, pagagising ko, uminom ako ng dalawang panadol kasi usually yung dalawahan. Yung blue, yung red yun. Ngayon nakatulog ako. Umiyak ng alaga ko mga 6:30. Hindi ko nagising nga. Kasi sabang takot, sakit ng ulo ko. Until na masakit yung ulo ko. Then, pero hindi ko kailangan mapahinga. Kasi hindi ba pwede? Ay, naku, parang hindi ko kaya magtrabaho. So, yun ang update niya. Kasi anong oras pa lang naman dito? 9 a.m., 9:30 a.m. Iyak na lang ako. Kumain na din ako. Hindi sana ako mabahagod kanina, pero kailangan akong kumain. Sabi ko, wala ko minum naman. Gumangon ako. Kumain ako. Aminom ako ng Advil. Sana naman dito okay mamaya. Then, kagabi, nagpa-test man yung madong ko. Napatingin sa pagamutan ng nanay ko. Okay naman. Negatibo naman yung resulta. So, safe naman tayo sa COVID. Hindi siya COVID guys. It's normal sickness lang kasi yung change climate na dito. Pero ayun, yun na nga. Kasi yung utak mo, naniikot-ikot kasi ikaw na mag-isa dito eh. Kailangan mo kasi kasuhin sa sarili mo, may trabaho ka. Kailangan mo kasi kaso sa'yo, hindi ikaw lang. Kaya ganito, OFW life. Laban Japan. So yun lang guys, happy for today. See you. Ayun ko sana wala ng day 4, no? God bless. Ay, kailangan ko lang pahinga siguro. Pahinga lang. Tignan ko. Happy guys. Okay. Hi guys, magandang gabi po sa inyo lahat. Time check po natin ngayon is 9 p.m. Tama ba? 9 p.m. in the evening. Kanina umaga, nag-update ako ng aking nararamdaman. 9 a.m. Medyo masakit yung ulo ko kanina. Nagising ako ng 4:30 a.m. Nagising ako ng 4:30 a.m. na masakit, na masakit yung ulo ko. Then, gumangon ako, uminom ako ng Panadol. Yung paracetamol dito is Panadol. So, yun, nakatulog ako. Then, pagkagising ko ganun pa din, masakit pa din siya. Then, excuse me. Then,
yun, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong kumain kasi wala naman ibang mag-aasikaso sa'yo kundi sarili mo. So at first, hindi ako paagad tumangon. Nagising yung mga alaga ko, yung ala, yung nanay ko yung nag-alaga sa kanila for how many hours. Hindi naman how many hours, isang oras na yata yun. Then, so yun. So, update ko kayo sa nararamdaman ko ngayon. Medyo okay naman siya. Ito na yung ubo ko. Madalas na naman, tapos yung sipon. Madalas na. At medyo maliwanas na ngayon yung mukha ko, diba? Kung napapansin nyo. Tapos yung ulo ko lang, may konting kirat pa. Sana bukas, tuloy-tuloy na magaling na tayo. Kasi, ang hirap magtrabaho nang may tinaramdam. Hindi mo alam anong gagawin mo. Gusto mo maglinis ng ganito. Gusto mo magagawin yung ganito. Hindi magawa-gawa kasi, parang nakakapagod. Sabi ko parang, hindi ko kaya. Yung mga magagaang trabaho lang yung tinatrabaho. Ito mo yung araw. Medyo nakakapagod, pero nakakaya ko din. At buti na lang, nakatulong din talaga yung Advil. Kasi kung panado lang, wala. Hindi kaya. Yung Advil gel, maganda. Every 4 hours ko siyang iniinom. Sana bukas, inshallah, maging tuloy-tuloy na yung pagaling, ano? So, yun lang guys. Galit ka, ano? At ay sakit kinukontent. Hindi rin, gusto ko lang ma-update na wala, bakit pa? Sabi, gusto ko din ang purpose ko kung bakit ko ito ikinantan kasi every climate change nagkakasakit ako. So, i-upload ko sa YouTube ko na ganitong time nagkasakit ako. So, para next day, magkasakit ulit ako, climate change. So, yan lang guys. Good night everyone. Thank you sa mga nagdasal sa akin. Nagdasal, nagkumusta. Kung okay lang ba ako. See you sa day 4. Sana magaling na. Tayo lang tuluyan kasi talagang napakahirap magkasakit na mag-isa. OFW life, aja, kaya lang. So, yun guys. See you tomorrow. Good night.